Dandaan lang. Op, 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 op. Tapos na kasi takaya karoon. Oh. Oh, hey, hey, hey. Isi lang. Op. Nagdipintahan ko nga hindi maano eh. Bumagsak eh. Pamasira. Sayang. Madali ang mangan. Op. Basta-basta masambat, oh! Simaki, ang dami! Ang dami! Isa, dalawa, tatlo, ito, walong putol-putol. Yung natiba natin na saging, ayan, hinog na. Bali, dalawang araw ko siyang pinahinog. Mismo sa basket na dala natin, yung nilagyan ko po ay hindi ko na siya kinuha dito. So, pinahinog ko siya dito sa basket. At pagkatapos niyan ay magluluto tayo ng ating merienda para sa ating pamilya. So, mga kasister, bali, dalawang klase yung lulutuin ko kasi may kanya-kanyang request ang bawat isa sa amin. So, may kanya-kanyang favorite. Yung medyo manibal-nibal, ay gagawin natin siyang banana kyo. Yun. Paborito naman namin ni Jen yung banana kyo. Ayan. Sa aming banana kyo. So, sa asawa ni Jen at sa ito pa namin miyembro na pamilya ay yung banana hot cake. Banana hot cake. So, bali yung overripe ay yung medyo sobrang hinog na, ayun ang gagawin nating banana hotcake. Yon. So, mamaya pag nagkain kaming lahat ng pamilya ay pipili lang sila kung saan ang mas gusto nila. Kaya, ano, sa dami nito, ayan, lulutuin natin para mapasawa naman yung iba nating kasama dito sa bahay. Ayan. So, si Jen pa rin ang ating katulong, kaya magtutulong si Jen. Ito sila doon, isa din. So, ang gagawin natin doon sa banana hot cake ay ilalaga muna natin. Hinog na, ilalaga pa rin para madali daw siya maimasa o madurog. Ayan, mamaya makita nyo kung paano lutuin. So, ilalaga muna natin. Bali, konti lang ang ating lalagain. Kasi pag sobrang dami naman ng saging na ilagay natin is parang kaiba na rin. Kailangan mag-balance yung ating saging. At yung iba nating mga ingredients, mga kasister, ay harina. Ito, may harina ako. Bagong bili ko lang sa tindahan. Kasi ang pagbili ko ay utay-utay. Kaya ganyan. Hindi tayo pwedeng mag-stack ng marami kasi masisira at masasayang. So, syempre, may gatas tayo, powder. Ilalagay natin doon sa banana hot cake. At saka, may ano naman tayo, may baking powder. At ganun din, may konting yeast tayo para medyo mag-expand ng konti yung ating hot cake. At syempre, para gumanda naman ang kulay ng hot cake natin is mayroon tayong food coloring. Yan, food color. So, konti na lalagay natin para hindi masyadong kumangit din pag sobrang makulay na. Kaya kailangan eksakto lang. So, gagawin natin ngayon yan. Maglalagay muna tayo yung kasirula. Ito lang. Sige na mag-alaga nito. Dahil nag-request yung asawa niya, kailangan tulungan din tayo ni Jen para at least
mapabilis yung ating pagmerienda. Medyo papunta na sa merienda yung ating time ngayon. So, ayan. Ilang saging yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Sakto na yan. Sa pitong paraso na nilagang saging, mga kasisters, ay may isang kilo tayong harina na gagamitin para doon sa ating banana hot cake. So, ngayon ay mag-ano muna ako. Gagawa muna tayo ng babalatan ko muna ito para sa ating banana queue. Ay, kahit sabihin tayo ay laging may saging dito or lagi natin ito nakakain, pero talagang ito and the most favorite talaga naming kakanin or merienda. Kaya hindi nawawala ito sa amin. Ito kasi talaga yung ano namin, bit na na merienda. So mamaya, ang gagawin natin po dito mga sisters, kung nagkain kami, kung hindi makarating si nanay, ay papadala na lang natin para at least makatikim din si nanay. Kasi sobrang mainit ngayon mga sisters. Pag umakyat dito si nanay sa bukid, ay talaga namang baka mamaya atakihin siya ng heat stroke. Opo, sabagay, wala naman siyang sakit. So mas maganda mag-ingat pag medyo may edad na. Mahirap kasi mga kasisters yung paglakad papunta dito sa amin dahil matarik ang bukid. Dahil paakyatin at pagdating naman pababa naman ay hirap din. O basura na nadudurog para ilagay natin siya sa gagawin natin siyang compost. Yan. Tararan, tararan. Ay, nisira. Bali, nakalaga na tayo ng ating saging para sa ating recipe na banana hot cake. Ayan mga kasister, gagamit tayo ng pandurog. Kailan natin siya durugin mabuti. Ito ay dudurugin talaga ng maayos. Okay. Bali, estimated lang ito mga kasisters. Hindi natin dinaan sa takal. Ibig sabihin, kapag estimated, anong tawag doon din? Hula-hula? Hindi pa hula. Kumbaga, pag na-estimate mo na ang isang pagkain is, alam mo na. And po, lagyan natin ng yes. Tapos, ito naman ay lagyan natin siya ng baking powder. So, ilagyan natin siya ng milk powder. Ilagay natin dito sa ating na-mix na. Ayan po, naglagay na tayo ng mantika para sa ating banana queue. Hintayin natin ng uminit lang yung mantika. Ayan mga kasisters, natapos na natin siyang haluin. Ayan, pwede na ito. Ibabad muna natin siya ng ilang minuto lang para yung baking ay umalsa. Ayan. Tapos,
sisters, ilagay natin yung ating asukal. Ayan. Pagkatapos nyan, ilagay natin yung saging. Okay, ilagay natin yung saging. Magkikrito tayo ng saging at shout out doon sa ating viewers na mahilig sa banana cue, especially kay Ma'am Nining. Banana cue ever, my favorite meriendas ng Pilipino. Ayan mga ka-sisters, habang niluluto natin yung ating banana cue, ayan, bali dito sa isang tubon, ilagay natin yung ating hot, banana hot cake. Ayan. So, hintay natin na mag-init yung pan para mailagay natin yung ating para sa isang recipe natin. So, ito maya-maya yung ating banana cue ay pwede na hanguin para ihanda sa mga gustong kumain. Ayan, tatanggalin na natin para hindi masyadong umait yung asukal. Okay. Ayan, lalagyan ulit natin ng sugar. Ayan po, mainit na yung ating pan. Ayan po, lagyan natin siya ng kunting mantika sa unang luto natin para hindi dumikit. Ayan, habang pinapainit natin yung ating mantika dito sa isang pan, lagyan natin yung ating saging kasi hindi pa naubos lutuin. So, ang tawag dito ay multi-task na pagluluto. Yung bagang sa isang trabaho ay dalawa ang ating magagawa. Ayan po, mainit na yung ating mantika. So, gumamit tayo ng uling. Dahil kailangan sa uling ay ma-maintain yung kanyang init. Ayan, titingnan natin yung ating luto na. Sisters, matatapos na yung ating banana cue. Okay. Ayan mga sisters, ito na lahat ang ating banana cue. So maya-maya kakain na tayo. Ayan po mga sisters, tapos na akong magluto. Ayan, bali atat na si Hana sa pagkain dahil gutom na gutom galing sa school. So, pauwi lang niya. Tamang-tama ang merienda para sa mga gutom na estudyante. So, bali ang anak ni Jen ay tulog at saka yung kay madam na anak ay andito. Kaya ayan, kain na tayo, mag-pray tayo.
Thank you, Lord, sa pagpapala. Salamat sa favor. Salamat, O Diyos, sa buhay na patuloy mong iningatan ang bawat isa sa amin. Salamat sa lahat natin. Amen. Okay, kanya-kanya kuha at nakawas na tayong nakawas kamay. Na ang hands. Oo. Ayan. Abot-abot. Okay. Oh, sige. Go. Ay, mainit. Oh, ito. Ayan. Okay. Oh, dalbahol kita nga na. Diyos ko, Lord. Kalapad-lapad ng cake mo. Ano yan? Kaya? Kaya yan. Sure ka talaga? Po. Saan ako? Nagtanupang si Hana. Yung isa? Oo, maging minuto. Yung isa, upas na siya. Do, tinapay, Hana? Bakit gusto mo nagawin naman, ah? Well, mga ka-sisters, yung iba nito ay papadala ko sa baba, dun sa mga fishing brothers. Kasi hindi naka-akyat si nanay. Bago si Eric. Nakatikim na rin ng kunti. So, magdadala pa siya. Si Eric ang tagadala sa baba. Pagkatapos nito ay, ayan, ubos na ito dahil ipamamahagi namin dyan sa iba pang hindi nakatikim. No. Malasa? Ayan, malalaki yung ginawa namin para madali. Yung tinapay ni Jesus. Tinapay ni Jesus. Abo na kasukal pa na. Matamis, anak. Dahan-dahan lang man sa asukal. Ay, Diyos ko po. Lagi tayong matamis. Masinsan na kayo kay Hana. Talagang gutom. Sobrang gutom. Kulang na lang ipasak lahat ng pagkain sa bunganga. Kasi si Hana ay kung tawag sa amin ay parang nagkakanupang. Pagsalukuyang. Pagkain ng kulang. Kulang din siya tumataba. Naroon dyan kuwan. Ang mga ngayon. Sila busong. Alaalag na. Hay, ano? Pwede? Doon dahil. Huwag mo taasan yung kamay. Hindi ilapit mo ang kamay mo. Parang naman pataas ng ano mo eh. Dalawang klase yung luto pang banana, yun. Mayroon siyang medyo yung asukal na hindi masyado natunaw, medyo crunchy at talagang yung tunaw na tunaw. Kaya gusto ko yung tunaw na tunaw. Habang hindi pa namin ito nauubos ay magbubukod na ako para sa mga fishing brothers sa baba, kila nanay. So pipiliin natin yung mas maganda. Well, si Eric po ay naghihintay. Masyadong sa asukal, ha? Ayan. Ay, mga ka-sisters, padala natin sa baba. Kila nanay at saka kila Eric. Ayan po mga ka-sisters, matapos nating nagpadala doon sa baba, kila nanay. Ay, magbabay na kami kasi hindi namin kayang ubusin. So, dadalhin namin doon sa bahay ni Madam para makatikim din sila. So, ang kay Ambit yun. Nagpatimpla siya ng kape at ito. So, ayaw magpakita sa video. So, bye-bye mga ka-sisters. Bye-bye. Thank you. So, kape mo. Subscribe.